nasa Guinness Book of Record na ito. Sana lahat po talaga ay makabalik na sa pagta-travel sa Korea. Sobrang enjoy niya, sobrang haba ng IBAC. Sana all! Oo. Parang sobrang lami ka! Oh! Kaya pala kasi number 3 yung ventilator natin! Oo! At tamang-tama yan kasi ang topic natin ay Pyeongchang! Pyeongchang is in the province of Gwangwon-do, South Korea, na kilala na ngayon sa buong mundo dahil sa 2018 Winter Olympic Games! Yes! Sumali niya yung mga Pilipino dyan, ha? Oh, wow! Not only that, Pyeongchang also played the host to the 1999 Asian Winter Games and 2013 Special Olympics World Winter Games. Yes, Alora, dahil dyan, ang South Korea ay naging pangalawang bansa na nakapag-host ng Winter Olympics in Asia. Naalala ko kung gaano ka-excited ang mga Koreans sa pag-announce noon na Pyeongchang ang host city ng 2018 Winter Olympics. Itong Olympic Games na ito ang naging pinakauna introduction of 5G technology. 1,218 drones pinapalabas noong opening ceremony during that time sa Olympic parade of 5 circle ay record ito na may pinakamaraming drones na lumilipat ng makakasabay nasa Guinness Book of Record na ito. Napakaganda nitong Olympics na ito. Naalala ko nung nakasama ako sa Torchbearer. Wow! Ceremony. Kakapa. Ako yung representative ng Philippines. Nirehearse mo din yung lakad mo? Ano? Oo! Meron din nakita ko na mag-ina ng Pinay. Wow! So, sumigaw sila sa akin, Ryan ba? Ay, ang sayo. Dalawa lang sila, pero grabe ang lakas ng sigaw. Oo. Sobrang ano, overwhelm ako. Di ba? Siyempre sa mga Pilipino, pag lalo na nakita sila sa ibang bansa, di ba? Iba yung mga feelings natin, di ba? Oo. Wow! Nakaka-proud ka, Ryan, ha? Saya-saya nun. Sana all! Oo. Pagkatapos mapag-usapan ng International Olympic Committee session na sa Pyeongchang magaganap ang Olympics, it was also agreed for qualified athletes from North Korea were allowed to cross the Korean Demilitarized Zone into South Korea to compete in the Games. Yes. Oo. Not only that, South Korea and North Korea marched together under the Korean Unification Flag during the opening ceremony. Wow, silang dalawa. Yes. Going back to Pyeongchang, the city's 84% is comprised of mountains. Halos lahat, 84% yung lupa doon sa Pyeongchang. Bundok. Puro bundok. O kaya pag winter, sobrang lamig. Lamig din. O tsaka sa Pyeongchang ay isa sa pinakamalakas ng snow sa buong Korea. Wow. So kung gusto nyo makita yung snow, punta na lang kayo sa Pyeongchang. Kaya nakaroon ng maraming mga winter sports and activities dito sa Pyeongchang. Maba ang winter at napaka-snowy sa Pyeongchang. Tapos yung summer naman, ano, maikli lang. Tignan ko pumapasok ng umaga, trabaho. Mm-hmm. Di ba, halimbawa, Friday, sa Sabado, walang pasok. Mm-hmm. Pagtapos ng work niya, 6 o'clock, kumain, tapos sakay nang sa Lotte Tower. Lotte Tower, sakay nang sa bus, mm-hmm, pumunta ng Pyeongchang diretso sa na Gangwon Province Ski Resort. Wow! Kasi, sabi ni sa gabi, kasi maputi yung snow eh. Mm-hmm. Mas maliwanag sa ski. 24 hours din ski. Wow! So, grabe. Nagsiski. Na sobrang enjoy niya. Uh-oh. Sobrang haba ng IBAC. Kaibaybo! Ikaw una. Ako una. Makapal ang mukha. Makapal ang mukha at mukha mo. Makapal ang mukha at mukha mo. At mukha niya.
makapal ang mukha mo, mukha niya, makeup mo. Makapal ang mukha mo, mukha niya, makeup mo. Mali. Talo ka. Makapal ang mukha, mukha mo, mukha niya, makeup mo. Bakit sinortcut mo nga yung ano eh? Talo, talo ka. Ang sports ko ay badminton. Ang sports ko ay badminton, tennis. Ang sports ko ay badminton, tennis, basketball. Ang sports ko ay badminton, tennis, basketball, chess. Ang sports ko ay badminton, tennis, basketball, chess, swimming. Ang sports ko ay badminton, tennis, basketball, chess, swimming, walking. Walking? Ang sports ko ay badminton, tennis, basketball, chess, swimming, walking, running. Ang sports ko ay Mobile Legends. Patalo na! Mobile. Wala, hindi ko kaya. Patalo na! Ayun naman, bari ako, bari ako. Oh, okay. Malamig ang yero. Malamig ang yero, Pyeongchang. Malamig ang yero, Pyeongchang snow. Malamig ang yero, Pyeongchang snow, Korea. Malamig ang yero, Pyeongchang snow, Korea, ice cream. Malamig ang... Malamig ang... Ano yung sinabi mo? Malamig ang... Makalabot tayo. Malamig ang yero... Yero? Yellow. Pink. Oh, talo ka. Ano nga yung una? Yero. Yero? Oh, talo ka. Yung Degolyong area kasi, yung sikat dito, ay nagkaroon pa ng snow festival dito as Degolyong Winter Snow Festival in 1992 by Degolyong Ski Club. Oh, sa dami-dami nang pumupunta sa Pyeongchang para mag-ski sila yung mga nag-host ng mga festival. Tapos Degolyong ang sikat dyan. Degolyong. Mga, yun yung, doon yung marami ano, ship. Mm. Ano yun? Tupa. Mm-mm. Tupa. Tupa. Marami tupa dyan. Kaya yun yung sa Pyeongchang, pinaka sikat ng tourist spot ay Degolyong Yangtze Mukjang. Degolyong yung mga saan magsustay ng mga tupa. Mm-hmm. Yan yung sikat doon. Mm-hmm. So napansin ko na konti lang sa mga Pilipino ang nakapag-winter ski. Pero for Koreans, yung Pyeongchang ay kilalang kilala sa ski resort. Tulad ng sinabi ko kanina, marami talaga dumadayo, lalo na pag-winter. Kadalasan kasi winter skiing and snowboarding yung mga winter activities na ini-enjoy sa Korea. Kayo ba, mga K-friend? Gusto nyo din bang matry, mag-ski sa Pyeongchang? Naku, gustong-gusto nila yan! Pinaka-recommended ngang pumunta sa Pyeongchang sa winter season kasi sobrang maganda ang pagkatakip ng snow dito kapag winter. Pero di naman ibig sabihin nun ay winter lang pwede pumunta. Samyang Ranch, located in Pyeongchang, is the largest highlands farm in Asia. It is operated as a petting zoo and features a pastoral landscape. Gawa ito ng kilala nating Korean Spicy Noodle Manufacturing Company. Alam natin ito, ang Samyang! Oh, yes, familiar na familiar. Oo. Dito din sinute ang all-time favorite K-drama natin na syempre Endless Love. Ayan ang favorite mo, di ba? Yes! At saka yung Pyeongchang, kahit hindi winter, masarap pumunta sa summer sa Ode Mountain, Ode San. Napakaganda sa Ode Mountain sa Pyeongchang. Huwag niyo po kalimutan, sobrang ganda. Maganda din sa autumn kasi yung pagpunta kayo Ode San, Ode Mountain, grabe yung lahat ng puno, parang kulay pink, wow, red, yellow. Halo na. Halo na. Ang ganda ng ganda. Mga dahon, kulay ng dahon. Tsaka di ko sigurado kung lahat ng mga viewers natin ay nakakita na ng snow, pero bilang tourism ambassador ng Gangwon Province, sana mapuntahan ng ating K-friend ang Pyeongchang at lalo na yung mga lugar na takip, ng snow pag winter. Ano, ako gusto ko, feeling ko gusto ko talaga pumunta ng Pyeongchang. Na-try ko yung snow lang pero mga 1 minute lang sa Seoul. Kasi alam mo, ang pinaka ako, tip ko sa'yo, pagpunta ka, kasi mga halos sila ng mga kababayan natin dyan, Christmas break, punta sa Korea. Pagpunta kayo sa Seoul, mga 2 to 3 days, punta kayo sa Gangwon Province, 1 hour and 40 minutes lang. Ooh. Sa train. Oo. So, magkatabi lang sila. EDSA lang yan ah. Oh. EDSA, 1 hour. Magkatabi lang sila, diba Seoul? Ito yung Gangwon Province.
Yung Gangwon Province Pyeongchang, yan ang talaga pinakamalakas snow. Saka halos lahat ng teleserye nagsishoot sa Gangwon Province. May Love from Another Star din din. Yes, yeah, yung Gangwon Province, yeah, XNY, Nami Island. Nami! Yeah, Nami, Nami Island. Island. Halos lahat Gangwon Province yun. Kaya subukan nyo pupunta din Gangwon Province para yung pagkasyon nyo po sa Korea, Seoul City. Mm-hmm. Tapos kasama din sa nature sa Gangwon Province. Yes, para kompleto. Hindi lang winter, pero sana lahat po talaga ay makabalik na sa pagta-travel sa Korea. I miss Korea so much! Grabe! As in... Yes! Pero naman parang sobrang lamig! Ha? Oh. Grabe, may snow! May snow! May nakakita tayo snow! Korea tayo soon! Ay, grabe! Sobrang enjoy ang episode natin today at super thank you po talaga sa lahat ng key friends natin na sumali sa ating quiz. Ikaw na kaya ang mapipili this time? At ikaw nga ang nanalo! Congratulations! Dahil meron kang 2,000 shopping voucher from KTO Manila. Mag-email ka lang ng kopya ng iyong valid ID sa ktomanila@gmail.com. Now na, pali-pali! At dyan na nga po nagtatapos ang Korea A to Z series namin ni Ryan. Yes, huwag kayong mag-alala dahil may mga bago tayong makakasama dito. Kaya stay tuned lang mga K-friends. Anyo! Annyeonghaseyo! Na-like mo na ba ang episode today? Nako! Huwag mo din kalimutan na mag-subscribe sa KTO Manila channel on YouTube dahil eto na, nararamdaman ko na talaga. #KoreaTayoSoon! Saranghaeyo, K-friends!